Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyo ang lahat. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang tanghali din po, Padre. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya at gayon din sa pagkakataon ngayong panahon ng Kuwaresma na tayo makapagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating niluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang Obispo, Kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mataang pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin, ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyano na hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bautisa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatory, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak, magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pumay kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa pagsapit ng pagkabuhay. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati, sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako magiging Diyos nila. Isang tulad ng likod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pari mga binata at matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukup ko. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng pong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudiyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kaniya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin.
Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba niyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak ng mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa, maraming tagalalawig ang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautosan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos sa mga punong serdote at ng mga pariseyo na ituro ng sino mang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y madakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang tanghali sa inyo mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa mabuting balita ang ating napakinggan. Sadyang ipinababatid na sa ating mga pagbasa na nalalapit na ang sakripisyong gagawin ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan sa paggugunita natin ito o sa pagsasangayo natin ng sakripisyong ginawa ni Kristo. At mga minamahal kong mga kapatid, speaking of sacrifice, nais ko pong doon tayo magnilay. Kasi minsan, ito na rin po yung isa sa mga words na distorted. Nalilihis yung meaning. Ano ba yung kumbagay masasabi nating true meaning of sacrifice? Mga minamahal kong mga kapatid, nakagaya ng sakripisyo na ginawa ni Kristo. Mga minamahal kong mga kapatid, dalawa lang requirement. O dalawa dapat yung makita natin para masabi natin na totoo, tunay at ganap yung sakripisyong ginawa o gagawin natin bilang mga mananampalataya ngayong panahon ng Kwaresma o sa darating na mahal na araw. Mga minamahal kong mga kapatid, una, we offer a great price. Mga minamahal kong mga kapatid, iaalay natin yung pinaka, pinaka, sabihin natin ay dakila, pinakamaganda, yung pinaka, sabihin natin, manghinayang tayo na mawala sa ating buhay. Yun ang sakripisyo. Mga minamahal kong mga kapatid, kagaya ni Jesus, ano yung inialay niya? Ano yung great price na inalay niya para sa ating kaligtasan? Kanyang sarili, kanyang katawan at dugo na walang makakatumbas sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, kaya nga, ito yung paunawa ni Kristo. Kung magsasakripisyo tayo, hindi pa ho natatapos yung sakripisyo natin, ha? Mga minamahal kong mga kapatid, hindi pa ho tapos sa panahon ng Kwaresma, papasok pa ho tayo sa mga mahal na araw. At dun, mas maigting at inaasahan ng Diyos na tayo magsasakripisyo. Mga minamahal kong mga kapatid, kaya maitanong natin sa ating sarili, ano yung pwede nating maialay sa Diyos? Mga minamahal kong mga kapatid, na pwede nating masabi na great price para sa atin. Sa ating sakripisyo.
Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, tignan niyo po, sa atin, sa inang simbahan, laging pinapaalala sa atin, no? Sa darating na Biyernes Santo, may sakripisyo tayong gagawin. Fasting, abstinence, no? Mga minamahal ko mga kapatid, pabawas ng kain, no? Mga minamahal, great price yun. Kasi, sa atin bilang tao, kailangan natin kumain, no? Pero, isasantabi natin. No? Para saan, mga minamahal ko mga kapatid? Di para lamang makatugon tayo dun sa panawagan ng pagsakripisyo na pinag-iimbita sa atin ng inang simbahan. Bagkus, para makatulong ka sa iba. No? Kasi dapat yung ibabawas mo sa iyong sarili, ibibigay mo sa walang wala. At yun ang ginawa ni Kristo, mga minamahal ko mga kapatid. Ibinigay niya ang kanyang buhay para tayong magkaroon lamang ng buhay, para mapanauli yung ugnayan natin sa Diyos. Hindi siya basta nagsakripisyo dahil lamang iniutos sa kanya o ipinagagawa sa kanya. Bagkos alam niya ang dahilan kung bakit niya ibinibigay ang kanyang buhay sa krus. Tayo dinawa, mga minamahal ko mga kapatid, sa ating pagsisakripisyo, huwag sana lang magsakripisyo at magbigay tayo ng ating sabihin natin ay mga kaloob, mga handog, dahil ipinag-utos lamang, dahil kailangan. Alamin natin dahilan, pinakadakilang dahilan, pinakamabigat na dahilan kung bakit natin ginagawa yung pagsisakripisyo. Mga minamahal ko mga kapatid, dahil doon nagkakaroon ng kulay, doon nagkakaroon ng epekto yung sakripisyo natin. Kung, mga minamahal ko mga kapatid, may iaalay natin ito para sa iba, lalo tigit, para sa nangangailangan, para sa walang wala, para sila ay magkaroon. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, tunay at ganap isang sakripisyo kung iaalay mo ito para sa kabutihan ng lahat. No? Para sa kabutihan ng lahat. Hindi kagaya nito na ibinabanggit sa mabuting balita yung sabi ni Caiphas. Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan? No? Minamahal kong mga kapatid, pero sa Diyos, oo. Alam ni Jesus na mamamatay siya, pero hindi lang sa bayan. Bagkus ay para sa ikabubuti ng lahat. No? Minamahal kong mga kapatid, sana doon din tayo dalhin nung sakripisyong ating ginagawa ngayong panahon ng Karisma at sa pagharap natin, sa pagtungo natin sa mga mahal na araw. Ialay natin ang mga sakripisyo natin, hindi lamang para sa ating sarili. Ano, nagsakripisyo ka pa, sa sarili mo lang pala ang balik. No? Hindi para lamang sa mga mahal mo sa buhay. Oh, sadya naman, mga minamahal ko mga kapatid, magaan kapag ikaw ay magsasakripisyo para sa mahal na mga mahal mo sa buhay. Pero mga minamahal, sana mapagtanto rin natin, iniimbitahan tayo ng Diyos sa sakripisyong ating gagawin na ito ay para sa lahat ng tao. No? Para sa lahat ng mga mananampalataya. No? Hindi lamang dun sa kaaya-aya sa atin, bagkos kahit dun sa hindi, ialay natin ito. No? Kaya nga, ang sakripisyo, it's for the good of all. Not for the few. Not for ourselves. But for all. Mga minamahal ko mga kapatid, no? Sa nalalapit na pagpasok natin sa mahamal na araw, at sa nalalapit na pagdiriwang natin, ano, na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, gugunitain natin, dadanasin din natin ang sakripisyong ginawa ni Jesus. Sana, sa pagdanas natin ng sakripisyo, may consider natin itong dalawang ito. No? Na, sana ialay natin yung pinakadakila na maialay natin sa Diyos. At sana, ialay natin ito with the intention na may intention na ito ay para sa lahat, para sa kapakinabangan at ikabubuti
ng lahat. Pagpalain nawa tayo ng puong may kapal, ngayon at kailanman. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking inibig sa'yo. Sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang noong kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masipayo sa kanilang inaasam at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap ng kanilang nilulunggating na makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Di narakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa Pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, awitin natin ang buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasamin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa Iyan mo kami ngayon ang aming kakalit sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad na sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyo niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Malunang dagat
mayunos at may hangin di mo kayang paglabanan o sa gabi. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Halina lumapit sa akin, kayong mga napapagalaking pag-ihit, hawain bigat ng inyong pasanit, ayakit magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawa't dugo ng anak mo, ay maging hindi nawa naiiba sa kanya sa pagtataglay ng buhay mo sa amin ng kanyang pamana. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aaniyaya sa inyong lahat na makilhok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikusuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, narito po sa atin ngayon ang Malasakit Bazaar ng Lasak, ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng Lipa. Makakabili po tayo mula sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din tayo mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nakaroon ka na, nakatulong ka pa. Ikalima, bilang isa sa Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaaniyahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Ikawalo, makikita po ninyo sa ating screen, sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng pambansang Dambana ang hanay ng mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay inaaniyahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Ikasyam, ngayong araw ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaaniyahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoon, Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo ay mahindasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ang dumulog at magdasal. Gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparo noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparo noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparo noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili.